Hello there, leaders of University of Eastern Pangasinan. So before I proceed with the lecture, leadership and team building, I would like to thank Sir Eusebio Colombino. Sir Seb, thank you so much for inviting me to be your speaker. And of course, I would like to thank Sir Oscar Pulido, the head of NSTP Department of University of Eastern Pangasinan. And I would like also to thank all of you students who will be listening and watching this presentation or lecture for the leadership and team building topic. So there you go. Thank you so much, and I would like to congratulate you for continuing your education to this institution, University of Eastern Pangasinan. So I hope you are all okay. Sana masaya kayo despite the challenge that we are facing right now, despite the pandemic that we are experiencing right now. Andyan pa rin kayo. You're still alive. Tawag dito, pinapagpatuloy ninyo yung pangarap nyo na makapagtapos ng pag-aaral, and of course to be successful and to be a professional the soonest. Okay, so let's start. So before I start with my lecture, I would like to introduce myself. My name is Jeffrey M. Kawile. I am an instructor in University or Urdaneta City University College of Information Technology. And I am also the designated University Student Council Advisor of the same institution, Urdaneta City University. And here is my simple educational background. So basahin na lang po natin, hindi ko na sasabihin. Ayan, so yun, graduate ako ng BSIT sa Urdaneta City University, and I also graduated with my master in information technology, major in cybersecurity sa University of Luzon. And the rest, please basahin na lang po natin. Ayan, so there you go. Now, so before I proceed with the lecture, I would like to ask every one of you students, kapag ka naririnig ba natin or pagka naiisip natin or nababasa natin ang word na leadership, may mga bagay bang pumapasok sa utak natin? May mga bagay or mga tao na pumapasok sa isip natin when we talk about leadership? Okay, so what is leadership? Ano nga bang leadership? So according to my research, or according to Oxford Dictionary, the action of leading a group of people or organization, or the ability to do this. Sinabi natin this, there are actions that should be done in a specific day, specific place, and stuff like that. The other one definition from Stag Deal 1950, it says that leadership is the process of influencing activities of an organized group in its efforts toward goal setting and goal achievement. So napakabigat ng mga words ng definition na to, guys. There are this merong word na influencing, and that is very bold word. There are organized group, there are efforts, there are goal setting and goal achievement. So if we are going to rationalize that definition, if you are a leader or leadership, it is a process of influencing people to be organized, okay, organized, and to put their efforts towards goal setting and goal achievement. So dapat ang mindset ng isang leader or yung leadership ay may goal, merong i-achieve, may ipupush. Okay? So that is leadership. Alright? Now, before we proceed or we go deeper on our topic, let me ask you guys, which famous leaders can you think of when we talk about leadership? Sino-sino ang mga leaders na nasa utak natin, or yung mga idol nating leaders, famous, gustong-gusto natin? Sino-sino kaya sila? Sige nga, bigyan nyo nga ako. Alright, meron na?
All right, there you go. So I guess meron kayo na sa utak, meron kayo naiisip. Okay? So bibigyan ko kayo ng mga nakita kong leaders. Ayan. So the world's most admired leaders in 2005, these are Bill Gates, Steve Jobs, and basahin na lang natin yung iba. Alright. So, Bill Gates, we know Bill Gates because of Microsoft, and we know also Steve Jobs because Apple. Did you know, guys, that these leaders ay nag-umpisa lang din ito sa pagiging kagaya natin? Estudyante, pasaway, medyo mabait, medyo hindi sumusunod. Alright? So, may mga ganong characteristics din sila. But because of the leadership that they have, naging successful sila kasi naniwala sila sa kanilang mga sarili na magiging successful sila kapag ipupush nila yung kanilang skills, ipupush nila yung leadership skills nila. So, yan yung mga leaders na yan. Okay? Now, let's talk about the factors in leadership. Meron daw tayong apat na factors kapag ididig natin ng mas malalim ang leadership. So, number one, follower. If you are a leader, you should know your followers. That is very important. Hindi pwedeng mag-lead tayo sa isang organization o sa isang community na hindi natin kilala kung ano ang meron in that certain community. Hindi tayo pwedeng mag-lead sa isang organization na hindi natin alam kung ano ang meron in that certain organization. So, as a leader, you should know or you must know your followers. And another thing, guys, leader should know yourself. Kapag ka-leader tayo, guys, maraming mga basher, maraming mga taong nilook up ka, maraming titingin sa'yo, lahat ng galaw mo tinitingnan ka, lahat ng mali mo pupunahin yan, lahat ng tama mo hindi pupunahin, lahat ng mali mo, yun ang pinupuna, yun ang tinitingnan, at doon ka na babash. Okay? At ang mga basher na yan, gagawa ng kung ano-anong mga kwento para lang mahila ka. You know the talangka? Di ba yung talangka kapag inihila pababa? O kaya naman kapag yung kasabihan na kapag ang puno ay mabunga, binabato ng binabato. So that's it. Ang magandang weapon dyan, guys, is of course you must know yourself. Always remember that if you are a leader, you should know yourself better than the people or the people around you. Okay? Kailangan kilala mo yung sarili mo. Para kapag kapag-chichismisan ka, kapag kaibabash ka, at least alam mo yung sarili mo, kilala mo. Kilala mong hindi ka ganon, alam mo yung sarili mong hindi ka ganon, and that's it. Hindi ka nila matitibag. Diba, sabi nga nila, you cannot put a man down or a good man down. So that's it. So if you are a leader, and I believe you are all leaders on your own little ways. So if you are a leader, you should know yourself. Kilalanin ninyo kung sino ka at kung ano ka. Number three factor is we have communication. This is very important. Okay, communication is very, very important. Okay? So, kailangan two-way communication. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ako lang. Ako na lang palagi. Ako na lang lagi. Hindi pwede, guys. Kailangan two-way communication. You have to know how to communicate with others. You know how to communicate with your superiors. You know how to communicate with your instructors, your advisors, yung mga nakakatanda. So, lahat ng mga tao dapat marunong kang mag-communicate. Okay? Kasi leader ka eh. Okay? So, two-way communication. Ano yung two-way? You have to stop and also listen. Diba yung kanta?
Can we just stop and talk a while? Kapag ka nag-uusap, there's a communication. So we have to talk. You have to talk. You have to listen and you talk. But same way, you have to listen and to talk. To listen or to talk and listen. Parang ganon. And number four, we have this situation. Pag sinabing situation, as a leader, you should know how to adapt the situation. Okay? Hindi dapat yung kunwari lahat tawag dito, gagaya ngayon, pandemic, we are all in our nasa bahay-bahay tayo ngayon. Okay? Kailangan marunong tayong i-adapt yung sitwasyon. Hindi lahat ng bagay ay may capability na magagawa din nung nagagawa mo. So what I'm trying to say here is you have to understand also the situation of others. Kasi hindi kayo parehas. Okay? So you put yourself in the shoe of the other para mas maintindihan mo. Try to put yourself sa mga kalagayan ng bawat isa para at least alam mo at marunong kang i-weigh in or tignan yung buong sitwasyon. Okay? So adapt the situation. All right? Now, let's discuss the types of leadership style. Okay, may mga styles tayo in leadership. So baka with this, malalaman natin kung anong style ka nga ba of leadership. So number one, we have this autocratic leader. So when we say autocratic, this leader makes decision or decisions without reference to anyone else. Wala nang preno-preno to. Wala nang sabi-sabi pa. Basta pag sinabi ko, yun na yun. Autocratic leader. Okay? So, sundin nyo or else. Ito na yun. Okay? Without, tawag dito, without decisions or without the reference of others, he or she will decide. That is autocratic leader. Okay? Next, democratic. So when we say democratic, it encourages decision making from different perspective. So this leader encourages his members or his subordinates to decide. Okay, so hindi lang siya yung magde-decide. So lahat kayo magde-decide. Pagbobotohan natin, majority wins. Okay? So that is democratic. It encourages decision making from different perspective. So pag-uusapan ninyo and then mamaya pagbobotohan ninyo. Okay, may pros, may cons, mga ganyan. So that is democratic style of leadership. And number three, we have this laissez-faire. Okay. So when we say laissez-faire, the leadership responsibilities are shared by all. Okay. Pag sinabi natin laissez-faire leaders, they have these characteristics. Okay. They can delegate authority to capable experts. Okay. Marunong siyang mag-delegate. For example, dahil you as my secretary, ikaw na ang bahala sa ganito kasi expert ka naman dyan. So yan. So the laissez-faire can delegate authority to a capable experts. And laissez-faire also maximize the leadership qualities of the members. It praises accomplishment and rewards successes. It offers constructive criticisms when necessary. It allows staff to solve problems and manage challenges. And last, know when to step in and lead during a crisis.
So laissez-faire is it has a shared responsibilities. So lahat gagalaw. Alright? So that is my question to all of you. Sa tatlong leadership styles, saan tayo dyan? Sige nga, saan tayo dyan? Okay, so I hope you have all your answers. So let's proceed. Now, we are going to talk about the skills of leaders that we need. So what are the leadership skills na kailangan nating i-develop? Okay, tandaan nyo to guys ha. You as a student, I believe that all of you has these skills. Lahat tayo, di ba? Sabi nga natin, sabi nga nila, we are all born leaders. Sabihin mo sa katabi mo, you are born as a leader. O sabihin mo sa kaklase mo na lang pala, kasi nasa work from home pala tayo or nasa bahay-bahay pala kayo. O sabihin mo sa mga kaklase mo, sa isip na lang. O may chat mo. Alright? So we are born leaders. So we have all these skills na sa atin lang kung gusto natin talaga siyang i-develop, ilabas para mas mausbong ang ating pagkatao, ang ating personality as a leader, as a student, as a good citizen, as a member of the society, as a member of the community. Okay? So sabi dyan, leadership skills should have the drive. Kailangan driver. Okay, may drive ka na to do that, to do this. Hindi pwedeng papatay-patay ang leaders. Hindi pwedeng ay apektado na sa lahat-lahat. Ay, hindi pwedeng ganun guys. So kailangan kahit na anong mangyari, yung drive mo as a leader ay nandyan. Alam mo yun, yung burning, yung tawag dito, talagang ipupush ka. Whatever circumstances, whatever problem it may take, mga ganon, yung drive mo, let's do it, let's do this, kaya natin to, laban. Mga ganyan, so that is the drive. Number two, motivation. Okay, you have these skills, how to motivate not only your subordinate, but you yourself. Diba ka? Sabi natin, walang ibang makakatulong kundi sarili mo lang. Okay? Ngayon, nababahala tayo kasi maraming mga estudyante na nadidepress. Okay, nadidepress dahil sa mga nangyayari sa paligid, dahil sa pandemic, dahil naka-home quarantine, dahil sa online learning, dahil sa home-based na schooling natin. Maraming nagpapakamatay, nagsusuicide. Guys, walang ibang makakatulong kundi sarili mo. So kailangan i-practice mo yon. You have that skill. You know how to motivate yourself, isn't it? Alam mo yan and I believe on that. Okay? So, payabungin natin yung mental health natin. Tayo mismo ang magpapayabong ng ating mental health. Anyway, ngayon, eksakto, it is very relevant and timely because today is October 10 and, di ba, Mental Health Awareness Month. So, dapat tayo mismo, marunong tayong i-motivate yung sarili natin. Marunong tayong i-control yung mga sarili natin. And here's my tip sa inyo lahat, mga estudyante. Kapag kapagod na kayo, di ba, magpahinga. Walang masama sa pagpapahinga. Okay, kapag feeling nyo information overload na kayo sa sobrang dami na ng ginagawa ninyo, pahinga, pwede naman. Relax din pag may time. Okay? Okay, kaya natin yan. Tulungan nyo ang sarili mo, you motivate yourself, you motivate your subordinate. Diba? If you are a leader, you know how to motivate also your classmate. Magtutulungan kayo. Or even the people around you, dyan sa community ninyo, dyan sa barangay ninyo, kung saan ka naroon, sa pamilya mo.
Okay? Kasi you are born leader. You know how to motivate. Next, number 3, self-confidence. Oy, kapag ka-leader daw, dapat confident ka. Guys, yung saktong confident lang ha. Hindi pwedeng yung super confident ka. Ang magiging tendency niyan, magiging parang mayabang ka. Okay? So dapat tama, sakto, saktong confidence lang ang nilalabas natin. Okay? Huwag tayong nagmamagaling, nagmamarunong, mahirap yun. Okay? Kapag ka hindi alam ang isang bagay, you have to be honest. Hindi ako marunong. Hindi naman kabawasan ang pagsabi ng totoo. Diba? Hindi kabawasan ang pagsabi na hindi mo alam yung isang bagay na hindi mo naman talaga alam. Hindi kabawasan yun. Ang kabawasan doon, kapag sinabi mong alam mo, tapos pinagawa sa'yo at hindi mo na ipakitang kaya mo, papapahiya ka. Okay? Sana okay yun. Next, intelligence. O ito lagi sinasabi ni Miriam. Okay? Diba si Miriam ang the greatest president that we never had? Sabi niya, kapag if you lead, you should have this intelligence. Hindi pwedeng sikat ka lang. Diba? Hindi pwedeng kilala ka lang. Hindi pwedeng sikat ka lang. Kailangan may alam ka, may talino ka. Kasi paano mo re-resolvehan ang isang problema kung wala kang sapat na, di ba, pag-iisip para punan or para isolve ang isang problema? You cannot do that. And I believe all of you has this intelligence. Lahat tayo. Kaya nga sinasabi ko, pagyamanin natin, payabungin natin, ilabas natin dahil kayo, ikaw mismo na nanonood nito, meron at meron yan. Matalino. Oo, kaya yan. Next, a leader should have this knowledge skill. O, di ba? Hindi naman pwede nga na hindi mo alam, wala kang alam. Kailangan may knowledge ka sa lahat. Gaya nga na sinabi natin kanina, dapat alam mo yung certain group na yan. Kilala mo yung certain organization na yan. Alam mo kung ano yung community na yan. Hindi pwedeng papasok po na yan, then tatakpo ka as kung ano-ano. Di ba? So you should have these knowledge skills. Okay? Next, emotional intelligence. Ito, emotional intelligence. Napakabigat din ito. So, kailangan may skills din tayo ng emotional intelligence. Ito yung pagiging tatawag empathy. Okay, marunong tayong o yung sinasabi natin kanina, marunong tayong makiramdam. Okay? Sa mga tao o sa mga members natin. Okay? Hindi puro ano lang, pa-cute lang. Ayan. Kailangan marunong din, alam din natin kung paano makibagay, makisalamuha, at lalong-lalo na makiramdam. A good leaders should know how to makiramdam. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, marunong akong makiramdam. Ako, nararamdaman ko ngayon na parang medyo gutom na kayo. Sinabi ko ng sinabi, pero tiis lang, konti na lang ito. So, pakiramdaman natin ang bawat isa. Kapag ka hindi naman na talaga niya kaya, o di, stop muna. Can we just stop and talk a while? Relax muna. Ayan. So, emotional intelligence. So, those are the skills na kailangan nating ilabas as a leader. Next, I have here 5 P's. P of leadership. So number 1, we have pay attention to what's important. Kapag ka-leader kasi sometimes masyado tayong overwhelmed. Kapag sinabi nating overwhelmed, gusto natin, sige, kung anong maisip gawin natin, kung ano yung no. Okay? O kaya lahat ng plano yan, 10 plano, kailangan gawin natin yan at the same time. No. In this, tawag dito, in this pandemic, we have to pay attention to what's really important.
kung ano yung importante, kung ano yung essential. Okay? Yun ang gawin natin, kung ano yung essential, ano yung importante, kung ano yung relevant sa pagkatao natin o sa ikauunlad natin, yun ang gawin natin. So pay attention or pay attention to what's important. Kung ano yung importante, yun ang gagawin. Okay? Kailangan natin marunong tayong may checklist. Pasensya na kayo. Ayan. Pay attention to what is important. Number two, praise what you want to continue. Okay? Pag sinabing praise, oh, sige, push. Ako kasi pag, ako yung style ko naman kasi noon, nung naging leader din ako, naging president ng kung ano-ano mga organization, ayoko na rin mga pag-usapan na yun. At you know what? Those experiences ay malaking tulong siya kung ano yung meron ako ngayon at ano ako ngayon. Before, hirap din ako makipag-communicate to people, to other people, sa mga matataas na tao. Pero ngayon, hindi man ganun ka-expert, pero at least natututunan ko pa rin until now. Every day is a learning day. Tandaan nyo yan, guys. Every day is a learning day para sa atin. Basta open-minded ka. So yung praise na sinasabi ko to, this is not bad to continue with what you want and to praise all of the achievements na na-achieve mo or na 'di ba nakuha mo. It's okay. And praise all of your subordinates. Your members na gumawa ng maayos. It's okay. Next P is punish what you want to stop. Okay, di ba sabi natin kanina, dapat marunong tayong makiramdam. If you feel like parang hindi na siya pwedeng gawin dahil marami nang naaapektuhan, please stop that. Okay? Sa barkadahan minsan, maraming nagjo-joke. Joke-joke time, joke-joke. Yan, hanggang sa nasusobrahan na pala natin, yung isang kaibigan natin, umiiyak na, nag-walk out na. Okay? Kaya naman, feeling natin walang nasasaktan sa mga post natin, sa mga rants natin sa Facebook. Okay? So, you have to stop those kapag ka alam mong may mga taong, diba, nasasaktan na, hindi na nagiging okay. Kasi leader tayo. Alam natin kung paano makiramdam sa bawat isa. Okay? Hindi kailangan, hindi lahat ng bagay ipinopost sa Facebook. Hindi lahat ng mga nararamdaman natin pinopost sa Facebook. Okay? Si leader tayo. Leader ka. Sabihin mo, leader ako. Very good. Leader ako. Yan. Leader tayo. So, isipin mo yan lagi. So, P, punish what you want to stop. You stop. There's a time to stop. And there's time to go and push yourself to do better for the betterment of the whole country and the community. Next, pay for the result you want. Okay? Pay for the result you want. If you have succeeded, of course, celebration is at stake. Kailangan naman may celebration. Di naman pwedeng work lang ng work, diba? Diba sabi ko nga kanina, there's a time for everything. You have to pay for the result you want. You have to pay the efforts of your members, your subordinates, diba? Lahat ng bagay, kapag ka pagka feeling natin na accomplish natin yan, we have to celebrate. Simple talk, relaxing, simple na wine drinking, kasama ang pamilya, kasama mga friends, or kahit mag-isa ka, punta ka sa kwarto mo, makikinig ka lang ng music, and then you are drinking wine, drinking wine ha, kung anong gusto mong i-drink, okay, that's it, okay.
So, let's celebrate. Let's celebrate every day. Kung feeling natin ay we are feeling accomplished. Kasi mabuboost yung iyong drive as a leader. Okay? Next, promote those people who deliver those results. Okay, so promote, mag-level up. Okay? So, syempre, nagtagumpay tayo, di-level up tayo. Let's think of another activity or another tawag dito, another goal. Mag-set ulit tayo ng goal para ma-achieve natin, ma-accomplish natin. Alright? So, ganun. Let's promote. I-promote natin yung mga utak natin. I-promote yung sarili. Dahil, oh, nakaya natin. Come on, let's go. Ganun ulit. Push pa more. Sabi mo sa sarili mo, push pa more. Alright. Alright, salamat. Next. Now, let's proceed to team building. Okay. Sabi dito sa aking slide, it's united we stand, divided we fall. In a team, or when we say teamwork, so whatever happens, walang nanidivide kapag we are united. Okay? Kahit anong mangyari. Diba? Sabi nga sa ano, o kapamilya forever. Oh, diba? So, patalastas lang yun. Alright, now let's have a team building. So when we say team building, pag sinabi nating team guys, it's very bold din to. Very, wow, ang deep, ang laki ng word na to. It is defined as group of people who collaborate or work together toward a common goal. So team ang tawag natin kapag as a group, you are working together with a common goal. Okay? So, sino sa inyo ang may mga organization? Pataas nga ng kamay. Oh, very good. So, marami. So, lahat kayo may mga organization na sinasalihan, may mga team na sinasalihan. So, very good. That's pagsali sa mga organization is one way of tawag dito, socializing. Nadidevelop ang confidence, ang pagkatao, ang communication skills. That's good. Okay, meron tayong meaning ng team na sinasabi natin. So when we say T, sabi ko dyan, together, pag E, empowering each other to achieve more. Guys, if you can notice, empowering. Empowering. Napaka-bold ng word. Empowering. So, together, empowering each other to achieve more. Dapat lahat tayo, ikaw, ako, siya, kaibigan mo, kaklase mo, sino man sa community mo, we have to empower each other. Okay? Tayo-tayo din ang magtutulungan. We have to empower each other. Of course, for us to achieve more, i-achieve natin yung mga goals natin. Okay? Now, why teams? Several people or people's skills and knowledge together in turn gives better result. Okay? Kapag tayong lahat o kayong lahat ay nagsasama-sama, binibigay ang skills and knowledge, of course, you will come up with the best or better result. Okay? Next, sustain the enthusiasm and lend support needed to complete the task. Sa team, you have to sustain the enthusiasm and lend support needed to complete the task. Okay? Kailangan share-share yan. Lahat tayo may ambag. Okay? Ikaw, ako, tayong lahat, mga kaklase mo, may mga ambag yan. At tatandaan nyo guys, kaya kayo pinanganak sa mundo, kaya tayo nandito sa mundong ito, because we have this power.
or meron tayong magandang maibibigay sa ating community. Tandaan mo yan. Huwag mong sabihin wala kang silbi. Dahil meron at meron tayo. Meron at meron yan. Meron kang silbi sa mundong ibabaw na ito. Ilabas mo lang yan, guys. Ilabas mo yan, kapatid ko. Ilabas mo yan, ading ko. Okay? May silbi ako. Sabihin mo sa sarili mo. May silbi ako. Sige nga. Very good. May silbi ka. Leader ka. Kaya may pakinabang ka. Okay? Let's support our community. Suportahan natin ang ating gobyerno. Suportahan natin yung mga proyekto na alam nating ikabubuti nating lahat. Like for example, pag sinabi ng ating gobyerno that you have to stay sa inyong mga bahay-bahay, to stay. Para sa inyo yan, kasi ang pandemic, guys, ay nandyan pa rin. Nasa paligid pa rin natin ang pandemic. Okay? Pag sinabing kapag ka-importante ang maglalabas o lumabas, but you have to wear your face mask and face shield and bring with you your alcohol para at least ready ka. You have to bring it. That is for your own sake. Okay? Para sa'yo yan, guys. Para sa'yo yan, kapatid. Okay? Sumunod. Para sa ating ikabubuti. Para sa inyong ikabubuti. And same true kapag kami sinasabi si Sir Yusef, mga instructor ninyo, si Sir Pulido, o wala na yan, may mga instructions, sundin natin. Kasi para sa inyo, para sa inyong ikabubuti. Kaya kapag graduate na kayo, matatandaan nyo sila, ah, si Sir, ang laki ng impact niya sa akin kasi ganito. O, diba? So, you have to lend support to complete the task. Okay? Okay? Next. Okay, we have these stages in team building. So we have forming, storming, norming, and performing. Now let's discuss that one by one. Number one, or stage one, forming. Define team. You have to know how to define your team. Sino yung team mo? Sino yung mga tao mo? Sino yung mga nandyan sa team mo? Hindi pwedeng pinasok mo yung team na yan pero wala kang kilala ni isa sa kanila. You should know kung sino-sino sila. Number two, or kung ano pala, kung ano yung team na yan. Number two, determine individuals. Okay? Or determine the individual roles. Kailangan alam mo kung ano ang katayuan ng bawat isa. Anong role niya, anong role ko, anong role ni ganito, ni ganyan, ganon. Okay? Now, next, develop trust and communication. In a team, you should develop the trust and communication. Kailangan may trust ka. Wala kang trust, nako. Ewan ko na lang. So, you have to develop the trust or yung trust and communication. Kaya tawa. You have to communicate. It is very important. Walang ibang problema or walang problema ang hindi malulutas sa magandang communication. That is very important. Kaya nga kayo, kapag may mga jowa kayo, nag-away kayo because of miscommunication, ang dami ng nahalungkat na mga past, di ba? Ang dami ng nahalungkat na mga problema nyo from the past. Na yung simpleng pagbili lang ng fishball sana, eh hindi mo nagawa, eh yung nabili mo ay donut or kwek-kwek na dapat ang gusto niya ay fishball, hindi kayo nagkaintindihan, nag-away na kayo, and after that kung ano-ano lumalabas. Diba? So you have to develop trust and communication. If you are not really sure with that information, you have to verify. It is very essential. You have to verify. Kung di mo naintindihan, you verify. Tanungin mo ulit. Until such time na makukuha mo, yeah, para masaya tayong lahat. Next, develop norms. I-develop nyo yung standards. Kung ano yung essential, yung standard. Okay, kung hanggang saan. Diba? Itong team na to,
putsu-putsu lang ba? Of course not. Kailangan ito yung team na kung saan tayong lahat ay professional. Yeah, parang ganun. Next, define problem and strategy. Okay, you have to form define the problem and strategy. You have to define the problem. Kailangan dinidefine mo yun. Ano yung mga problema? And of course, you have also to define the strategy on how you have the solution for that certain problem. Di ba? Kasi lahat ng problema may solution. Hindi na buo ang isang problem. At hindi rin nabuo ang solusyon kung hindi sila magja-jive together. Pag nandiyan si problem, may solusyon. Kaya nga meron silang dalawang word eh, di ba? Word, that problem is for solution and solution is for problem. At then we add. Next, identify information needed. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sa communication, you have to identify every communication that you are, diba, telling to your subordinates. Kailangan verified yan. Kailangan okay yan. Kailangan alam yan ng lahat. Hindi pwedeng ikaw lang yung nakakaalam. Okay? So that is stage 1 forming. Now, let's have the storming. Stage 2, separate problem issues from people issues. Ito, guys, you are a leader. You have to separate your personal problem to the team or to the people issues. Kung ano yung problema ng grupo, problema lang ng grupo, yun pag-usapan. Kung ano yung problema mo, personal na problema mo, you have to consult to your superior, to your members. Pag-usapan agad. Okay? Kaya nga minsan, di ba, ayaw nila ng isang organization, ayaw nila ng may mag-jowa doon. Dahil kapag ka nag-away, nakotya, apektado ang buong grupo. Okay? So, ang tip ko lang doon, guys, okay lang naman. Siyempre, hindi naman natin mapipigilan yan. Hindi natin mapipigilan ang pag-ibig, ang love. Okay, hindi natin yan natuturuan. So, kung doon naman talaga at nailaban naman kayo sa isa't isa, sa isang team, o di, ano, basta sana marunong kayong i-set aside yung personal problems ninyo when it comes to team. Okay, now let's have be soft on people and hard on problem. Paano to? You have to be open-minded to your people, to your team. Okay, and hard on problem. Kailangan pagtuunan mo ng pansin kung ano yung problema ng team or ng isang organization. Next, look for underlying needs, goals of each party rather than specific solution. Okay? Okay, look for underlying needs. Ano yung kailangan? Ano yung talagang essential? Okay? So, goals of each party rather than the specific solution. So, kapag ka mas maraming, kapag ka na underline mo na yung needs or the essential of that certain organization, now, you can come up with a lot of solutions, maraming solution. You can identify all of them. Okay, next. Clarify the core issues. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, though parang paulit-ulit na ako. You have to clarify all the issues. Verify them. Okay? Huwag tayong nagja-jump into conclusion without investigating, without asking. So, a good leader should know how to clarify the issues. Okay? Huwag tayong naniniwala agad kapag kami nagsumbong ng ganitong issue, kailangan i-verify natin. Okay? Next, listen carefully to each person's point of view. Ito, as a leader, you should know how to listen to your subordinates. You have to respect all of their point of view or POV, sinasabi natin. Sir Yusef, maraming point of view yan. Magaling yan sa POV. So, what are your inner thoughts about the pandemic that we are experiencing right now? So, what are the solutions that we as a leader or we as an organization to respond on that issues? Mga ganyan. So, pwede, share your thoughts, share your point of view in that certain problem or in that certain, or kagaya ngayon sa mga issues na kinakaharap natin. Okay, pwedeng-pwede yan. Nasa democratic country naman tayo.
At may aso. Pasensya na. Next. Stage 3, we have norming. Okay. Competitive relationship become more cooperative. Okay. So it is okay that all of us are very competitive. Okay? We have the competitive relationships. Okay? It's okay. Basta magko-cooperate tayo lahat. Magko-cooperate lahat. Ako, I can tell na sobrang competitive ko rin. Hindi rin talaga ako nagpapatalo. Kapag alam ko na kaya ko, gagawin ko, I am very competitive, gagawin ko yung best ko. At basta pag sinabi ko sa mga kasama ko, gawin natin ito, tulungan nyo ako. Yun, gagawin natin. Go, push. We have to cooperate. Yan. Okay, it's okay. Next, willingness to confront issues and solve problems. Okay, it is okay. Ito, pagka may problema in that certain team or relationship in that particular organization, you have to confront it right away. Huwag mo na siyang ipagpabukas pa. Dahil pag pinagpabukas mo at pinatagal mo yan, mas magiging malalim ang sugat. Di ba, Sir Seb? Ganon, guys. You have to confront issues and solve the problem right away. Okay, pero pag sinabi naman niya na I am not yet ready to face or to talk about that issue, you respect it. Okay? Siguro there are always the best time for that. Okay? So, wait siguro. Just wait. Next, sense of team spirit. Kailangan din nawawala ang sense of team spirit, guys. Push ng push. Kung ano yung goal, mission, vision, yun pa rin. Andun pa rin, naglalagablab. Okay, and then next, we have constructive feedback. Pag sinabing constructive feedback, sorry. may mga feedback na sometimes feeling natin nasasaktan tayo because parang harsh, ganun. Pero as a leader, you should know how to accept that criticisms or comments or feedbacks. Take it as a constructive criticism to be better sa next time. Okay, okay lang yan. Like what I said nga kanina, di ba? You should know yourself better than the people around you. Kailangan alam mo sarili mo. Kaya kahit na mag-comment sila, o di mag-comment lang sila, you take that as your as a constructive criticism to be better sa mga susunod na pagkakataon. Kaya lang yun. Next. Stage 4, we have performing. Gain insight into personal and team process. Okay, we have to gain the insight into personal and team process. So, alam na natin yan. So, the insight of every members into personal team processes, it's all good. Next, better understanding of each other's strength and weaknesses. Ito, di ba, kapag kakilala natin ang sarili natin, definitely we know our strengths and weaknesses. With that, we are able to understand each other. Okay? So, in a team, kailangan din natin enumerate what are the weaknesses and strengths of this particular team. You know the SWOT analysis? S stands for strengths, W is your weaknesses, O is your opportunities, and T is SWOT. T is threats. Kung alam mo yung lahat, well, kaya mong i-manage yung sarili mo. I tell you, niwala ka sa akin. And next, we have the ability to resolve differences. Of course, it will follow kapag alam mo lahat yun. Yung strengths and weaknesses, or weaknesses and the opportunities and the threats. So that's stage 4, and that is performing. Now, let's have the characteristics of good team leader. Number 1, build trust. Trust, it's really very, very, very important. Dapat may trust. Next, develops common commitment. You have to develop your commitment from time to time kasi may time na talagang
manlalamig. Pero kailangan nating i-develop from time to time. Next, train members for empowerment. Okay, kapag yun nga, pagka alam mong medyo nanlalamig na siya, okay, do something para mas ma-empower mo siya. Empowered individual, empowered member, empowered women, men and women, ganun. Provide full information to team. Okay, that is very essential. Next, know all team members, of course. Develop team spirit. Encourage members to excel. Create an enthusiastic environment. Share success with members. Yung create an enthusiastic environment para hindi boring ang life. Okay? Dapat lahat tayo enthusiastic. Ilabas natin yon. Alam naman natin meron lahat. Meron kayo nun lahat. Okay? So, a fully functioning team, a fully functioning team can work together successfully. Kapag ka lahat ay nagpa-function, you work together successfully, solve problems and reach the decisions in a way that incorporates individual input, reach decisions through consensus, can adapt to change, achieve or exceed desired results. Okay, so I believe that if you are going to function or to do your tasks as a members in that certain or doing your tasks in the community or as an individual, definitely all of the good things will follow. Okay, kasi ginagawa mo yung part mo as a member of the society, as a member of community So alam mo na yan. So to be a good citizen here in the Philippines, 'di ba? Yung pagsunod pa lang sa mga tama. That's a very good leader. Okay? One factor na talagang marunong tayo sumunod because we are a leader. Kahit na maliliit na bagay lang 'yan. Lalong-lalo na sa community, sa barangay ninyo at sa kung saan naroon kayo. Okay? Now, I come now to my conclusion. Sa wakas. So, leadership development is vital because organizations take on the personality of their leaders. Leadership development maximizes productivity. And teamwork is essential for the proper functioning and successful development of any company or organization. So, again, I hope makapagbigay ako ng konting inspiration with the discussion that I have delivered. Always remember that a leader should have this team skill for you to be able, you have also this motivation skill for you to come up with the success na ninanais natin. So with that, once again, leaders of University of Eastern Pangasinan, I would like to thank you for listening. Students, please, please, please be a good citizen. Kailangan nating ma-empower ang bawat isa para mas maging mabuti tayo sa ating community, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Magtulungan tayo, guys. Payabungin natin ang ating mental health. Tulungan natin ang ating mga sarili. Tulungan ang bawat isa. Okay? Because I believe we are all leaders. Pakisabi nga ulit, leader ako. Leader tayo. Kaya may magagawa tayo as an individual for the betterment of our country, our community, our self, and of course to our family, so ating mga bahay-bahay. Okay, so with that, I would like to thank you and congratulations once again to the leaders of the University of Eastern Pangasinan. And once again, I would like to thank Sir Eusebio Columbino, my very good friend. Maraming salamat, Sir Seb, for inviting me. And of course, kay Sir Oscar Pulido, the NSTP head of the University of Eastern Pangasinan. Hope to meet you soon, sir. At sana
sa mga susunod na araw ay magtutulong-tulong tayo para sa ikabubuti ng bawat isa. Ayo, kayang-kaya natin 'to. Labanan natin ang pandemya, guys. So thank you. So God bless us all. Please stay home and stay safe. God bless everyone. Enjoy the rest of your day. Maraming maraming salamat. And guys, ayan, I have my social media accounts. So if you want to follow me, meron ako doon sa ito, DJ Totoy Jeboy, 92.1 OK FM. So please, 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 if you have time dito sa Eastern Pangasinan, you can always listen to my show every Saturday and Sunday. OK Sarap, alauna hanggang alas 3 ng hapon, Saturday and Sunday lang naman. Kasi hindi na kinakaya yung powers natin sa weekdays, kaya nag-Saturday, Sunday tayo. 1 to 3 p.m. DJ Totoy Jeboy at 92.1 OK FM. So I have also my Instagram, DJ Totoy Jeboy. And of course, kung gusto nyo i-follow yung aking TikTok, magti-TikTok din ako. Totoy Jeboy at Totoy Jeboy. Ayan. So follow, follow guys, if you want to reach me, if you want to have or to raise questions, okay na okay lang yan guys. Chat me, follow me, share your thoughts, it's okay. Gusto ko yan. So once again, thank you so much guys. Maraming maraming salamat, University of Eastern Pangasinan. Sir Seb, thank you so much. Sir Pulido, thank you so much. Buong NSTP family sa University of Eastern Pangasinan, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po. God bless.